Sabihin mo sa akin, anak, napakain mo na ba ang ating asno? Opo, ama. Saan pala tayo pupunta ng ganito kaaga? Pupunta tayo sa bayan para mamili. Tara, dalian mo. Baka mahuli tayo. Magandang umaga. Saan kayo pupunta ng ganito kaaga? Pupunta kami sa bayan, kapatid. Oh, paumanhin kung naitanong ko ito. Bakit naglalakad lang kayo at bakit hindi kayo nakasakay sa asno, ha? Oo nga, ama. Bakit nga hindi tayo nakasakay sa asno? Nagtitiwala ako sa iyo, anak, at maging sa payo mo. Baka mahuli na tayo. Sino ang sasakay sa atin sa asno? Ikaw na ho, ama. Okay lang sa akin. Ikaw pala. Magandang umaga ho, madam. Magandang umaga. Alam kong hindi na dapat ako nakikialam, pero bakit naman hinayaan mong maglakad ang kawawang batang ito? At bakit ikaw na malakas ang nakasakay sa asno? Nagtataka lamang ako. Oo nga, hindi natin naisip yun, ama. Ganun ba? Sige, subukan natin. Magandang umaga. Kamusta? Okay naman ho ako. Kayo ho, kamusta? Okay naman ako. Nako, noong bata pa tayo ay hindi naman ganyan ang nangyayari. Bakit itong batang ito ang nakasakay sa asno at ikaw na, ama, ay naglalakad lamang? Hindi ka tanggap-tanggap, nako. Ano bang nangyayari sa kabataan ngayon? Hindi ako makapaniwala. Anong masasabi mo sa sinabi ng lalaki? Oo nga. Hindi natin naisip yun, ama. Sige. Subukan natin. Cute naman ang asno na ito. Ano ang pangalan niya? Siya si Banjo. Kawawang Banjo. Tingnan niyo ho, mukhang pagod na siya. Bakit naman kasi pareho po kayong dalawang nakasakay sa kanya? Ay, kay lupit naman. Anong gagawin natin, anak ko? Siguro ho tama yung batang babae. Baka nga ho, pagod na nga si Banjo. Mas mabuti ho kung buhatin na lang natin si Banjo para wala nang pumuna sa atin. Hindi ba? Sige. Tingnan natin kung anong mangyayari ngayon. Ay, anak, ano nang gagawin natin ngayon? Sa totoo lang ho hindi ko na ho alam. Sinunod natin yung gusto nila, pero mali pa rin sa kanila.
Ngayon, lahat sila pinupuna at yung iba ay pinagtatawanan pa nga ho tayo eh. Nalilito na ako kung sino na ba talaga yung papakinggan ko sa kanila. Anak, sa buhay, marami tayong mapagpipilian at gusto kong makita mo sa mga ito ang sarili mong pananaw. Imposibleng makumbinsi mo ang lahat na magustuhan ka. Naiintindihan ko ho, Ama. Pinagtawanan nila tayo sa kabila ng lahat na ayun, sinunod naman natin sila. Pero ano na ho yung gagawin natin ngayon? Basta, kailangang makapagdesisyon ka sa sarili mo kung ano ang nararapat mong gawin. Naiintindihan mo? Tama ho. Hayaan na lang natin sila kung ano man ang sabihin nila. Ah, alam ko na ho. Sumakay na lang ho tayo sa asno. Sa una ho, ikaw ang sasakay sa unang kalahati ng ating paglalakbay. Tapos ako naman ang sasakay sa huling kalahati ng ating paglalakad. Sa kalagitnaan ho, maglakad na lang tayo ng konti. Ano ho sa tingin nyo? Sumasang-ayon ako, anak. Tama, ganyan na lang ang gawin natin. Kaya Banjo, maghanda-handa ka na, mahaba-habang paglalakbay ito. Tama, hayaan na lang ho natin sila kung anong sasabihin nila. Lagi naman silang may masasabi, may gawin man tayo o wala. La 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 la. Kumusta mga bata? Hindi natin maaaring gawin ang lahat ng pinapagawa ng iba sa atin. Kailanman ay hindi natin makukumbinsi ang lahat na magustuhan tayo. Lagi rin tatandaan, huwag basta-bastang magpapaniwala sa sabi-sabi. Yun lamang at paalam! Gusto niyo pa ba ng maraming kwento? Mag-subscribe na sa aming channel, imbitahan mo na rin ang iyong pamilya at mga kaibigan at sama-samang mag-enjoy sa MagicBox Filipino, kung saan puno ng kasiyahan at pagkatuto.